Hello guys, welcome again to Subic Truck TV po. Ito po, may papakita po ko sa inyong malaki, mga 10-wheeler wing van. Katulad po nito, isang 6WG1 na 10-wheeler wing van, and then bubble top or high roof. Loaded chrome po ito. Side door chrome din. Ipapasilip ko po sa inyo, ready to pull out na po ito. Bubble top na 6WG1 inline, manual injection pump, one-wheel transmission, and then alloy rim po. Alloy rim, ito po, ready to pull out na po, fully reco na po. Fuel tank, isang fuel tank, pwede naman mag-add ng fuel tank dyan kung gugustuhin. And then, ito po, ang kanyang original molye po ito. Ito po, original molye, banana type. At pwedeng-pwede na pong maiuwi ang truck na ito. Pag nabili po ninyo ng umaga, hapon, maiuwi nyo na. I-retouch na lang ng konti yung mga kulang. Pag nabili ninyo, yan po, tilipat tayo dito sa kabila. Meron pong mga available po rito, mga ready to pull out na po ito. At sasabihin ko pa sa inyong presyo nito. Ayan po. Talagang pwede nyo nang maiuwi. Pagkabili ninyo, hapon lang maiuwi ninyo yung truck. Kailangan po, maaga po kayo, nandito na po kayo. Ayan po. Single differential na 6WG1 wing van, 10-wheeler, manual or inline na tinatawag po natin. Ayan po, ipapasilip ko po sa inyo. Tignan natin yung loob ng kanyang wing body. Alright po, ito po, steel flooring po ito, steel. Bakal po yung flooring niya, okay po yung side wing van body nito. Wala po problema, konting linis na lang po. Ayan po, steel malinis po, malinis na malinis na. Pwede na pong i-pull out, ready to pull out. Sa managaanap po ng 10-wheeler wing van na 6WG1. Ayan po, ang inyong inaanap. Ayan po, malinis na po, kita nyo naman, pailalim, talagang ready na ang maiuwi. Ang halaga po ng wing van na ito ay nagkakahalaga po ng 2.2 million. 2.2 million po ang 10-wheeler wing van na 6WG1 inline or manual transmission, bubble top, and then original molye, single differential. Ayan po, susu po yan ha. Sa mga nag-aanap po, ready to pull out na po yan. Dumako naman po tayo sa isa. Isa pa po, isang 10-wheeler wing van na Isuzu na bubble top red or high road, and new face na po ito, and then original molye. Then ipapakita ko po sa inyo yung ano nito, yung kabuuan ng truck na ito, and then siyempre sasabihin ko na rin ang price. Ayan po, at isihin po sa inyo, ready to pull out. Makapakita ko sa inyo, ready to pull out ngayon yung dalawa. Ayan po, siyempre magpapakita rin ako sa inyo ng ano, electronic po ito ha. 10-wheeler wing van na 6UC1 engine, original molye, and then single differential. Ayan po ang kabuuan ng truck na ito. Papasilip ko po sa inyo, ito po. Tignan natin yung loob na kanyang ano, kapot po. Wood flooring po ito. And then okay na po yung kanyang body niya, okay. At isilip namin yung kabilang pangilalim. Siyempre, sa mga gusto po ng ano, ng 6UC1, ito po, sariwang-sariwang na yung chance nito. Talagang fully record na, pwede nang i-pull out. And then, original molye, and then single differential. Ito po yung fuel tank nito, dalawa, isa, dalawa. Ayan po, konting utos ka lang po yan, bakit ipilihin ninyo? Ayan. Pwede nyo pa rin ipag-delete yung DPD niya kung gusto ninyo. Pwede rin dito i-delete. Ang halaga po ng truck na ito is 1,850,000. Yan po ang halaga ng truck na ito. 1,850,000. Isang 10-wheeler wing van na 6UC1. Original molye and bubble top or high roof. Ayan po, para po sa inyo. Nag-aanap ng mga gantong kapoging truck. Ayan po. Isuzu Giga. Ayan po. Siyempre may nag-aarapin po ng 10-wheeler wing van na 6WF1. Ito naman po kasunod natin,
Nasa pier pa po ito, pinuntahan namin sa pier. Ayan po, isang 10-wheeler wing van na 6WF1 inline on manual transmission, on manual injection pump po yan. Ayan po, papasilip po sa inyo, nasa kanan pa po yung manibela nito. Dumdating lang po ito, nasa pier pa po ngayong araw na ito. Sinilip lang po natin, tignan po natin dahil po may naghahanap po sa atin ito, kaya po ito. Tingin ko po sa kanila ito, siyempre, available pa po ito hanggang hindi sila na reservation sa unit nito. Dalawa po yung fuel tank. Ayan po, airbag suspension naman po ito, pwede naman natin i-convert sa molye ito. Gusto nyo naka-molye, i-convert sa molye, pwede with lifter, pwede rin tanggalin ang lifter kung gusto niyo. Kung ayaw nyo na may lifter, pwede rin. Ayan po, new arrival pa po ito, galing pa sa Japan. Ang ulo bre, pa ngayon, hindi pa dumarating sa yard, pinuntahan po natin sa loob ng pier. Ayan po, papasilip ko sa inyo, medyo maulan lang po ngayon dito sa Subic, pero hindi naman gano'ng kalakasan. Ito po, hindi naman po siya may rusty ng konti sa chassis sa likuran, pero okay naman. So far, so good, hindi naman siya talagang gulo, pero okay po yung chassis nito. At talagang pwede-pwede na po natin itong reservation. Siyempre, papanda rin po natin ito dahil nga po pupunta pa tayo rito sa loob ng pier. Para lang po masilip natin itong mayroon po dumating 6WF po na inline ngayon. Medyo mahirap ang hanapin ngayon, Subic. At ito po, ayan po, nasa kanan pa po yung manibela. Ayan po, kita nyo naman, nasa kanan pa yung manibela. Ayan, ito po yung kanyang mileage. Ito po, pakita ko po sa inyo na po, meron pa po siyang kwan, monitor. Ito po, ito po, ganda po ng posture nito, pero tatanggalin po yan, ilipat sa kaliwa yung manibela. Sana po yung maibigan po ninyo ang munti ko vlog. Pasensya na, ngayon lang po ako nag-vlog ulit. Nag-deliver po kasi ako ng truck sa Cagayan de Oro. Nag-deliver ako ng mga mini dump truck sa Cagayan de Oro, tatlong mini dump truck. Ayan po. Mataas lang po yung price, 2 million po. Salamat po.